why did I choose the sacraments? After, as I've said, these 3 years of pastoral experience in the parish, more and more I realize that in the catechetical ministry, we really have to move away from the long, traditional, heavily doctrinal catechesis, where our catechesis is heavy on doctrine. And then at the end, our catechized, the people ourselves, forget about the doctrine. Diba? Ito yung makikita yung mga, itong reality natin eh. Even the students that teach for 10 years in the public school, yung kahit na 20 oras lang, and more so when you look at our students at the Catholic schools, so having a Christian formation 10 to 12 years, but at least the doctrine, wala pa rin. Why? Eh kasi, as this was mentioned already in the Senate Evangelization, nandito lahat ang catechesis. Well, it's a puso. But if you look at the church history, catechesis, faith formation, did not begin with doctrine. It began with the Eucharist, with the sacraments. And that's how faith is spread, the sacramental catechesis. Then, little by little, the truths behind the sacraments, the liturgy, has been defined. And then we can become doctrines. Jesus himself did not teach any dogma. Jesus, the method of Jesus is story, life, celebration. Kaya if we insist on this doctrinal catechism, I'm not putting down doctrine. I'm just saying that the time has come when we just have to admit doctrinal catechesis must have this kind of an old recipe in the ministry that does not make faith palatable and delicious to accept. Instead, if you go back to the roots of our faith, the sacraments are the moments when people are open not only to celebrate but also to deepen in the faith. And the Scripture Leader of Mercy, that's the particular, and the special letter, invited me to focus on these three sacraments. This is because the Synod on Evangelization 2012 also emphasized these three sacraments. Okay? So, it po yung ating direction. So, in the what they call the letter itself, we can celebrate mercy without repentance, celebrating the Jubilee of Mercy. We're also invited to kneel down in humility and repentance, especially in the sacrament of reconciliation, when we kneel down to confess our sins and receive pardon. In Misericordia Vultus, Pope Francis wrote himself, mercy, the word reveals that the minister of the Most Holy Trinity, mercy, the ultimate and supreme act by which God comes to meet us. Mercy, the fundamental law that dwells in the heart of every person who looks sincerely in the eyes of our brothers and sisters in the path of life. Mercy, the vision that connects God and man, opening our hearts to the hope of being loved forever despite our sinfulness. And where does this mercy come to us? Where do we experience this mercy in the high moment, in the big moment, where it has planted the sacrament of reconciliation and also the sacrament of the Eucharist. So let me then develop the first topic. God's mercy is to be highlighted in the catechesis of the sacrament of reconciliation. In other words, what I'm proposing is this. The program for this year, since we are in the year of mercy, our catechetical program, let's try to highlight this sacrament. Kasi ito yung gusto ng Santo Papa eh. Mga tao, madama ang habag ng Diyos. And the sacrament of reconciliation is the sacrament that oftentimes is neglected. And yet, there is, in that sacrament, one can really
experience God's mercy. So in the seal of the new evangelization, verse number 33, it calls the sacrament of penance as the sacrament of the new evangelization. And it reads, the sacrament of penance is a privileged place to receive God's mercy and forgiveness. It is a place for both personal and communal healing. In this sacrament, all the pious have a new and personal encounter with Jesus, as well as a new encounter with the church, facilitation, a full reconciliation through the forgiveness of sins. Here, the penitent encounters Jesus, and at the same time, he or she experiences a deeper appreciation of himself and herself. The Synod Fathers ask that this sacrament be put again at the center of the past activity of the church. Mapapapapapansin niyo talaga, yung movement ni Pope Francis, talaga parang siya yung nag-i-implement nung iniwan ng Synod of Evangelization. Kaya naman sa makikita mo talaga yung he is the evangelization. And then, the provision goes on. In every diocese, at least one place should be specially dedicated in a permanent way for the celebration of this sacrament, where priests are always present, allowing God's mercy to be experienced by all the faithful. The sacrament should be especially available, even on a daily basis, at places of proclamation, especially designated churches. Fidelity to the specific talks which rule the ministry of the sacrament is necessary. Every priest should consider the sacrament of penance an essential part of his ministry and of the new evangelization. And in every parish community, a suitable time should be set apart for hearing confessions. Hindi ba ito yung pinropose ni Pope Francis 24 hours to the Lord as April 4 and 5? And actually, that project is supposed to be kind of an invitation that this could be done several times, not only yung araw na yun, only March 4 and 5. Pero the experience is that so many people, including young people, are returning to the sacrament of reconciliation. Through this experience, they are discovering a new path to the Lord, living a moment of intense prayer and finding meaning in their lives. So let us place the sacrament at the center once more in such a way that it will enable people to touch the culture of God's mercy with their own hands. For every penitent, it will be a source of true interior peace. I don't know about what you mean. We must have different experiences, but personally, in March 4 and 5 will be held at 24 hours of the Lord. Really, siguro, isa din siya yung lugar namin kasi it's a center in Makati. But people really come. And nakakatuwa pa nga. Kasi talaga, we made it 24 hours. So, kami, meron kami mga migrant youth 24-7. Dalawang grupo. Kaya parating na alas 12, ating gabi, sila na nagbantay. Yung mga parishioners na elderly, tutulog na sila. So, pero parang magtagal na nagbantay pa yun hanggang sa 6 o'clock, 7 o'clock. But at 3 o'clock in the morning, nagulat ako. May pumasok na isang grupo. Kababaihan. Tapos, alam mo na kung saan galing ito. Pero tinanong ko sila, saan ko kayo galing? Kala ko sa isang section ng barangay. Ganun kami sa DNA. Ano yung DNA? Ah, before and after nightclub. Kasi sa Lugar Katami, meron kami, kami si Jerry, maraming nightclubs dyan sa kanya, sa lugar sa, pareho kami carried eh. Pero sa kami, isang strip lang siya, tawag doon mile long. And Bernie would know that, no? Mile long. And nandun yung ano yun, nandun yung mga ilang mga nightclub bars doon. How did you look Mary really doing apostolate in that section? At nasabi nga, then 24 hours with the Lord. Hey, itong meron yung anim sila, natapos trabaho, alas tres ang daling araw, talaga pumunta sa simbahan. At parang talagang akal-alo ko, basta nasa confessional, para pagkasakali may gusto mong umpisa, at least nakilala na nandun si Father. Pero siguro hindi ko sa ready, but at least naramdaman mo na dumalaw sila sa Panginoon. And that's always an opening. Yun sinasabi ni Pope Francis, basta merong opening, that's already a step forward for reconciliation. So yun yung kaya talagang mahalaga na
emphasize na rin natin ito sa akin. And help our catechists, no? Particularly sa mga sa preparation ng mga bata. But just the, what you call, one of the things that if you want to emphasize to renew our understanding of reconciliation, the CFC, and the CCC, and we all emphasize, and Pope Francis emphasize the image of God as Father. Kaya yung hindi siya judge, hindi siya yung naghihintay para parusahan, kundi naghihintay para tanggapin muli yung nagsisisi. And this the Holy Week, sitting at the confessional during the Thursday to Friday, biglang pumasok na sa isip ko, mag-inspire me. Ano sasabihin ko sa sunod-sunod dyan eh, ng mga penitent, di ba? Then, I was inspired saying, to the common advice ko, just remember, confession is always a privileged moment that God gives us to start all over again. To start that friendship. To start that relationship. Kasi natutunan ko sa spiritual director ko noong kaya high school, sa seminary. Ang sinabi ko noong umpisa kami, sabihin sa akin, ang end he says, "Nung chepe, remember brother, nung chepe, now I begin." And that's precisely the sacrament of reconciliation. Kaya pag ano, the confession always be a privilege mood na sasabi natin, sabi ng Panginoon, acquits. Everything clean. Now I want to be your friend again. But yun ang emphasis natin. Then confession is something really positive. And nagulat ako, when my recent personal confession ko, aba, ganda rin sinabi yung pari sa akin. Then, Father, this is another moment where God wants you to renew your fidelity. Okay pa rin. And so, in the National Director for Catechesis of the United States, no, which sinasabi ko na kayo mo siya, maguhin na natin ang National Directory natin kasi I find kasi the directory still very doctrinal. Kasi pero kasi ang director po sa pastoral orientation. Katulad ng sa States, no, ginagawa nila, pwede rin sa sacraments, hindi niya ina-identify yung content. Ang sinasabi niya na, these are supposed to be taught. So, sa pagdating sa adults, then sa children. Ang tawag ito, sa children's catechesis, sa children's first reception, kasi kung meron man, talaga dapat tayong baguhin sa sacrament of reconciliation, the distributive of mercy, is the preparation of the children. First confession. Kasi ito ang sakramento pinababayaan. Basta lang makakumpisa. And so, bata pa lang, hindi na lang ma-appreciate yung ano yung sakramento. But if you want the renewal of catechism in this regard, you need to start renewing our catechetical preparation for the first confession of the children. Which are already in the, what you call this, in the previous documents of the church, sinasabi nila yan eh. For example, since the ceremony of Communion precedes First Communion, catechesis preside must be kept distinct by a clear and unhurried separation. And this is to be done so that the specific identity of each sacrament is apparent. So most of the time, ang sacrament of confession, basta lang in preparation for the, what we call this, for First Communion. But no, confession has a value by itself. It is a sacrament that is own right to be celebrated. And I learned this when I was assigned in school 6 years ago, and then I read in the magazines from the States, meron siyang parang rites of first confession. And I found it beautiful. And I applied it in the school, and now I've applied it in the parish. Sabi ko, hindi naman po yung public school, hindi kakayanin. Sabi ko, ano yung magbigay sa private school? Hindi magbigay, basta alalahan yung katikis. And what we did was sabi sa catechism ngayon ang confession tapos November ang communion February
ang gusto ng Catholic is December. Hindi. Kasi pag December, hindi mo alam kung celebrate mo Immaculate Conception ba yan, Pasko ba yan, o Sacrament of Reconciliation, o Eucharist. The sacrament must be celebrated in such a way that focus siya. Hindi sinasabay kung saan fiesta. Although, tradition is okay. Pero sa ngayon, Pastor, I find it, pag a sacrament is celebrated just for its own sake, it is better celebrated, meaningfully. So, nangyari doon, when I arrived, usually, ang first communion ng public school, I have one public school, two public school, grade school, at saka Alex High School. So, for this year, we started, the first communion will be two groups, kasi they're 120 usually ang mga bata. Because 60-60, kasi ayaw huwag natin mamadali. First time nila itong confession, first time nila first communion, kailangan na maayos. 60-60. Nasa schedule ko lang, schedule naman yun ang mangyayari ito. And then during the first confession nila, first confession, we asked the parents to come. Nagulat ako, mga magulat, ng public school students, ha? Talaga nandun. And why? Kasi may ritual. Ang bata, pupunta sa pare, dala-dala ng magulang. At yung magulang, magsasabihin sa pari, diba? Reverend Father, 7 or 8 years ago, I brought my son, my child, to the font of baptism. Now, I bring the seed of God's mercy. Tapos sabihin ng pari, sa pari, thank you, dear parents, for bringing your son or your child to the sacrament of forgiveness. And you, bata, welcome to God's loving mercy. Upo na yung bata. Umumpisa na siya. At sinasabi ko sa mga katekista, sa first confession, huwag maraming kasalanan. Kasi wala pa alam niya. Ang alam niya lang, nagkakamit siya, alam niya, nagtutok siya. Pero with sense of sin, wala pa sa bata. So let's not put so much. Kasi madalas ang parang nangyayari, ang mga katekista, to teach them confession, examination of conscience, ano ginagamit? Ten commandments, diba? Commandment number 1, number 2, number 3, number 4. Papasulat dyan, papasulat, ang haba-haba ng listahan. Baka lang nila lang, I commit adultery. Diba? Ano adultery? Ano adultery? Father, I committed sins against adults. So, adultery sa kanya yun. So, kung nila, dalawang kasalanan lang, sabihin mo lang sa bata, yung dalawang sisisisi siya. Yung dalawang para sa kanya, malungkot siya, para sa kanya, masama. Dalawa. Tapos susulat, pasulat. Kasi, mga bata, kahit ano memorize nyo, memorize nila, bakit din sa first confession, nalilimutan niya eh. Dahil first time eh, makikipag-usap sa parang hindi niya kilala. Tapos ang ay baka mahirap pa ngayon bang gano'n, mag-memorize mga mga formula at yung mga ito. Kaya sulat. So, luluhod na siya. So, blessed me, Father. Pero pala mo kung basta mo kung Padre, sabay mo nagkasala. Okay. Ito po kasalanan. O, pag nalimutan, tanong mo sa kaya, where are your sins? Saan kasalanan mo? O, buhulin sa busa niya, nakasulat kasi. Tapos papasahin lang sa akin. I'm a father, I did this. Tapos, isa, Father, I did this. Father, I disobeyed my mother. Sinigo ko sila lang namin ko. Tapos, napahinto. Ikalawa, hindi ko po sila lang tatay ko. Nakadalawa na siya. Para sa kaya, dalawa ka na yun, dalawa mother. Anyway, so, Father, kailangan ko isa. Kasi may drama ako dyan. Kailangan maramdaman kasi ng bata na talagang pinapatawad siya eh. Hindi lang nagalot ng pare. So, anong drama doon? Pupulin mo yung ano, yung papel. Sabi ko sa kanya, sinabi mo na kay Jesus to dalawang kasalanan. Pero, dapat ulit din yan. Sabi mo, Jesus, I'm sorry. Jesus, patawad. Paulit sa bata. Pagkatapos, kung saan din ni Jesus, nagsasorry ka sa kanya. Ano gagawin ni Jesus sa kasalanan mo? So, pupunitin ko yung kasalanan yung papel. Yung papel sa harap niya. So, ano yan ng Jesus? Pinunit po. Tapos, din ang pinunit dyan. Tapos, tatapong ko yung papel sa tabi ko, meron ako dyan. Dyan. So, ano din ng Jesus? Tinapong po. Saan?
sa kasalanan, pupulutin ba pagkasalanan mo? Hindi na po. Yan ang ibig sabihin ng sorry God in Jesus. Hindi mo na pupulutin ang kasalanan. Hindi mo na pupulutin. Sacramental catechesis is all symbols, it's all experience. Then, tapos natin, the usual, penance, and then, pagdating sa tapos ng penance lang, dun sa tabernacle, the parents now will meet the children, the child. Tapos, merong apat na stations na tagta na garment, water, Bible, and candle. These are the symbols of baptism. We have to connect the sacrament of reconciliation to the sacrament of baptism kasi ang baptism pinanggalingan ng lahat. And oftentimes, wala siya sa preparation natin. Tapos sa mag-umpisan ka. Hindi. Confession is the sacrament of forgiveness of the sins after baptism. Hindi na alam ang ambin yan. Sa punto yun, the parents, we are invited to bring the child to every station. Your garment will be the baptismal cloth, yung water with baptismal water, yung water, at saka yung Bible, the Word of God. So, sa bawat station, may dinadasal ang magulang para sa bata. At sinasabi mo sa magulang, habang kayo nakalakad, wait ko ano sila, kaya yung bata, anak nyo, paano na binagal? Kasi hindi naman yan alam. At really, nakita ko sa video, ang difference ng infant baptism at saka adult baptism. Kaya pala, natin yung doon unang panahon. Si Salamustin kasi nag-umbito na ngayon ng infant baptism. Pero talagang before Augustine, the adult baptism was really make it serious. Kaya may mga partners na yun. Talagang serious yung pagiging ng tempo. Pagpukumik sa Panginoon. So anyway, that's just an example. This is a sharing that for us, we need to emphasize the sacrament of reconciliation para maulit sila, para ma-encounter sila. You know, the sad thing, pag kami nagpag-umpisa ng fourth year, third year sa public school, marinig mo na lang, my last confession was the first communion ko. The first communion pa. So after the first communion, wala na yung miscarriage. We are in this situation. No? Kaya na itong Jupiter Percy is an invitation for us to look into seriously the sacrament of reconciliation. Parents should be involved in the preparation of their children for this sacrament so they can affirm and enforce frequent participation in the sacraments. Minsan, nung isa lang sa baklaran, wanto ako, kasi habang nakapila ako, meron na rin sa aking magulang, mother and son. Titignan mo yung mag-ilan. Yung nanay, tinuturuan yung anak niya, anong paan yung examination of conscience. Ay po, okay naman pala ito, na magandang halimbawa na mismong nanay ang nagdadala sa anak niya for confession. And that is supposed to be really passed on to our faith, no? Hindi lang ang sakramento ay isang nagawa, tapos na. Okay? Yeah, the second aspect of the sacraments for renew our understanding and appreciation is to emphasize also the communitarian and ecclesial action and dimension of the sacrament. Well, specifically, yung tinatawag nating kumbisalang bayan. Where we have the community gathered around in order to celebrate the sacrament of reconciliation. Sa parish, this is the second time we did it. Ang Holy Tuesday namin, tinagap sa parish namin yung lenten recollection. At saka yung advent recollection. Na sa oras, sa dalawang oras, minakinig, tatawanan, hindi masaya sila. Pagkatapos, instead, pagpasok ng Lent, we have to say Lectio Divina every Tuesday. Pero pagpasok ng Lent, the Lectio Divina every Tuesday becomes now the Lenten Recollection. And we invite the speaker to do the 5 Tuesdays of Lectio Divina.
for focus on death. Tapos, pwede na Holy Tuesday, sabi na Holy Tuesday, kumpisa ng bayan. And people knew na sa around the area na meron mga bayan. Pero, yung kumpisa ng bayan, yung celebrated with the Vespers, with the evening prayer, with a short homily on the Sacrament of Reconciliation. Tapos, pag mag-umpisa na sila, habang mag-umpisa sila, yung children's ministry namin, pero tinatawag silang Bulit Sinakulo. Mga bata, sila yung mga nagtagto. They reenact the Passion of Christ. So, doon na pinapalabas. Doon na pinapakita. Habang yung mga tao, nag-prepare for Sacrament of Reconciliation. The letter, again, and in connection with the Sacrament of Reconciliation, gives us some new sins in the new evangelization. Sins in the new evangelization, diba? And the letter asks us to ask forgiveness for sins against Mother Nature, against the poor we have ignored, our abuses against the weak and the vulnerable, against those who have marginalized, misjudged, suspected, and gossip about our misplaced prudence and cowardice to stand with the Lord and die with Him. In other words, part of our catechesis today of the Sacrament of Reconciliation is to make people aware, the catechized, our catechists, of this new, weaknesses, or even not right deeds before the Lord. Okay, as the pastoral letter has brought to our attention. Okay. Second section is the Eucharist. In adoration of Jesus, the face of God's mercy, let us kneel before the sacrament of the Eucharist. Certainly, what happened in Cebu last January was a living proof that we Filipinos had a real devotion, true devotion, strong devotion to the Eucharist. Okay. Now, following the letter, it gives us a more specific area of dimension of the Eucharist that we need to renew. And that is the adoration of Jesus and the sacrament. That's why in the letter, we can read the statement, if we dream of renewal, let us discover the power of kneeling again in silent adoration to the blessed sacrament, the Lamb of God. And kahapon, nakatuwa na we begin our conference with adoration. Yun lang ha, hindi tayo lumuhod na matagal, nakaupo tayo. Kala ko ha, nung nakita, di ba sa original schedule, intro Bible improvement. But yesterday morning, Senior Chair said, well, let's change, we're having adoration. Sabi ko kay Sister Joseph, si Senior Chair, nagahanap ng kasama niya sa kanya holy hour. Pero, come to think of it, ay, maganda pa lang. Talaga yung nagsimula tayo sa adoration. Because after all, part talaga ng pastor enter ito renewal of our devotion to the Eucharist. Okay? And then, just to have a kind of a doctrinal background or foundation, in CFC, our own catechism, it is stated, belief in the real presence of our Lord Jesus Christ, the sacrament of love, naturally developed into various forms of Eucharistic and devotion. Personal prayer, hours of the adoration, benediction, and the church-wide celebration of the Corpus Christi. Alam nyo, when I began to work in the parish, I was in December, and then there was Corpus Christi, Corpus Christi, Christ the King now, Christ the King. Took me until the Christ the King. Kasi yung Corpus Christi, hindi kami nagpa-parish procession sa simbahan ng manay. Pero yung Christ the King, buong parokya. Corpus Christi lang. Ang pareho-pareho. Ang Christ the King namin, buong parokya, pero nakasakay sa sakyan. Pero yung sa Corpus Christi, binalakad talaga yung Blessed Sacrament sa all the streets ng barangay. And I was a bit sad na pag nakapunta ng Blessed Sacrament along the streets, mga tao, hindi nila lang kung ano yun. Marami tumutuloy lang ang
ginagawa. So parang nawala na, nawawala talaga yung respect for the Blessed Sacrament. And I was reflecting, bakit namumunta tayo dito? Eh kasi nga, parang ilan na lang ba ang mga parokya, merong benediction. Ilan na lang ang mga parokya na talagang we spend time for adoration. Give people that time, opportunity for adoration. Kaya siguro, hindi na alam kung ano yun. Alam nilang isa. Pero yung Blessed Sacrament na dala-dala mo sa ilan niya. So what I did was, in the parish, and we make oras eh, between 6:30 in the morning and 7:30 in the 6:30 and 7:30 masses. Meron sa, meron kalahating oras na palibaliba pagkikang doon. So, I asked the pastoral council, how do you think? Lagay natin itong benediction sa umaga-umaga para ang parokya natin tupapaspasan ng Santissimo. I just included yung parang ang mga tao kasi hindi sa nila mahaba ang adoration, taimik, di ba? Hindi siya masyadong sa adoration matagal. So, we included also the morning prayer. So, morning prayer before the Blessed Sacrament. Sinubukan ko sa gabi para i-close the day with the kasi hindi ka kayanin kasi yung mga tao nagmamadali na gawin. So, hanggang sa gaubahin na. But, just our purpose is really to revive among the parishioners the appreciation of this devotion. Kung hindi, kasi pag mawawala ito eh. Kunti-kunti mawawala. Dahil hindi na sila nagbibigyan na naman ng pagkakataon to help this devotion. Okay? The second aspect of our meeting before the Blessed Sacrament for the Eucharist regarding the is to in our catechism, the Eucharist, I think this came out also sa Eucharistic Congress. I didn't attend, but I just heard that there was one topic, I think, that where the sacrificial dimension or aspect of the Eucharist was emphasized. And I believe we have to really remind people that the Eucharist is not only a meal, it is also the sacrifice. And in fact, our pastor letter gives us this verse, no? Meaning that the consecratory words over bread and wine is not only an act of humility, but a bowing welcome to meet the Lord, who himself has stooped down to reach out to us. Though he was in the form of God, he did not regard equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself, becoming obedient to death on the cross. Here, I believe this is an invitation for us to look into more seriously this sacrifice aspect of the Eucharist. In the B62, when he explained the link with the priesthood lay people, there are three dimensions of this priesthood. First, as consecration to God, baptism. Second, as mediating God's plan to transform the world in confirmation. And third, as a sacrifice of life, together with Christ celebrated in the Eucharist. The Catechism of the United States also emphasized this, the Eucharist as sacrifice, memorial of Christ redeeming death, the Mass as a sacrifice of the Church. At the same time, it is a sacrifice in the life of every individual. Ito ang kailangan natin emphasize. Ba? Bakit kailangan emphasize? Kasi ngayon, ang misa, sa tingin ko, nasa, parang, it's so convenient to go to the Eucharist. Kasi, nasa mall na yan. Nasa air-conditioned market. And I was, just recently, our parish, 20 meters away from our parish, is Walter Mart. And my predecessor allowed the Mass in that mall. Which, personally, nung actually binigay niya pa, I was in the school at that time, about 3-4 years ago, and they were asking us if we can do the chaplaincy in the Walter Mart Sunday Mass.
at 9 o'clock. Our communities answer the parish priest in the time. We cannot. Not because we don't want, but we do not see the reason why a mass in the mall should be celebrated when the mall is just 20 meters away from the church. Ngayon, may nagano, may nagreklamong parishioner a month ago, punta sa akin, Father, did you look at the, visit altar mark? Kung hindi, hindi naman ako mahilig mag-mall. Sabi, but, puntahan mo, tingnan mo yung bench. Sa ground floor, yung bench. Tingnan mo, ang laswa-laswa ng advertisement nila. And kids are passing by. And then, ito yung sensitive sabi niya, and already, I already approached the manager of bench. And he did not mind me. So I went up the management of altar bar. And the management of altar said, that is the prerogative of our customer, of our clients. Alam niyo naman ang bench, no? Ang bench na talaga, notorious siya sa what you call this sexually, attractive siya. Yan ang talaga naman niya. So tapos, kaya sabi niya sa akin, Father, can you do something? So, talagang magugulat ka kung tingnan. So, in the end, the young people say, sa doctor, Father, medyo nakaka-ano. Pero, so, I realized, yung protestant na yan, it's either children will get vandalized if they're sensitive, or they will just be confused. Which is actually happening in our society. So, I tried to talk to the management, pero hindi sila walang walang oras. Ako rin, wala mo siya oras. Nagkataon, Holy Week na. Eh, di sabi ko sa comfort ko na natag-imisa doon. Kasi nakutang ko na, I did not stop it. But I was just looking for a time na that yung kairos pa na maihinto ito. Kasi I'm not really comfortable with the master in the mall. In the mall because of the distance. No? So, nangyari, sabi ko sa kapatid, sa comfort ko, wala nang isa ko na sa mall kasi liturgy requires that all the liturgies should be celebrated in the church. Yung Palm Sunday, sa Mexico, Palm Sunday. So, fine na. Easter Sunday, wala pa rin. Kasi late na naman nagbubusak ang churches, nagbubukas ang mall on Easter Sunday, mga 11 o'clock na. Tapos sa following Sunday, second Sunday of Easter, wala pa rin kasi yung pari magpaparing mag-celebrate doon, nag-retreat. Okay dito. So sabi ko sa kanila, sa Father, since tatlong linggo na wala misa sa watermark, sanay na sila, hindi na natin dito, then tayo mag-misa doon. But we will talk to the management. So nagpunta ang management. From the manager herself, sabi ko, bakit niyo ba gusto ang mall? Kasi Father, makamagisip ba dito? Natutuwa sila eh. Kasi nandito na sila. Pagkatapos ng misa, mamimili na sila. Sabi ko, ganyan bang ka-cheap ang misa? Na ipapantay mo sa marketing mo? Na ipapantay mo lang sa convenient din ang buwan ng price mo? Sabi ko, I'm sorry, but this is the moment when I think due to distance, 20 meters na pagitan natin, sabihin nyo na sa mga nagsisimba sa mall, dito na sa simbahan. Tapos, 15 minutes lang ang pagitan ng oras eh. 8:45 may misa kami, ang mall is at 9 o'clock. You see, we're not educating our Catholics on how to participate in the Eucharist. Ang misa, pang-convenient na lang. Wala yung sakripisyo.
wala yung nadala para makiisa kay Jesus sa pag-aalam. That's one thing that bugs me really in the masses in the book. Pero sabi ko, ang sabi nila sa akin, pati kasi sa world, lahat ng water park may misay. Ah, ganun ba? Pero siguro din sa amin, wala muna. Kasi iba yung water park dito, ang lapit niya sa simbahan. Siguro din sa ibang water park, malayo din sa simbahan. Kaya okay na siguro, napayakan na umisto niya. Pero dito, sabi ko, hindi yata tama na Andiyan lang simbahan, diyan pa kayo mag-umisa. Kasi nga, ang misa, hindi lang naman celebration. Meron pa yung mga natatagal. We create community, etc. So, di ba siyempre, di nila maintindihan yun. Kaya, pero, ang tinanong pa lang sila, distance and time. Pero, bottom line is, we have to correct the understanding and appreciation of mass. For us, Filipino Catholics, si Bakani, kinsan na pumusta sa amin. Yung time na nag-apply sa sin ng COC ang mga pagkandidato sa COMELEC, nagkasal siya. Tapos nag-open na siya sa mga. Ini-invite na ako. Nag-usapan yung mga bullying ko. Sabi, ini-invite na ako naman yun. Ang binan. Na mag-isa sa COMELEC. Habang nag-a-on the day na Pinay will apply for his COC. Sabi ko siya parang, hindi ko matinanggap. Akala nila, hindi ko alam. Alam, kumbaga, tapos sabi ko siya, Bishop, tingnan mo ha, this is a Pilipinas. Ang dali-dali mag-misa, para saan? Para lang makapag-misa. Para lang masabi isang nangyari, isang pangyayari, may misa. Yung misa as the source and summit of our Christian life, hindi naman talagang na-experience o naiintindihan ng mga Katoliko na nagpapamisa. Pag pwede ka pag-inan ng stipend, sige, misa ka dyan. Pero what happens to our understanding and appreciation of the Eucharist? So this, and forgetting the sacrifice part of the Eucharist. Tapos, ito din yung ano. And the National Director for Catechism of the United States made this beautiful statement. The catechesis for First Holy Communion should apply as well a mystagogy on First Holy Communion. Kasi siya gusto kayo ba kayo na pedagogy. And even for the adults, we have actually, adult catechesis follows that. Principles of andragogy, the principles of adult learning. Ang pedagogy is child learning. Pero tayo mga Kristiyano, meron tayong mystagogy, the learning of the mysteries, mysterium. That's a mystagogy that we have forsaken. And yet, this is the key for us Catholics to appreciate the beauty and value of the sacraments. In the past, every sacramental celebration is followed by what is called mystagogy. Because after learning, understanding the sacraments from the level of truth, you celebrate it. After celebrating, you go back to it and connect now what you have understood in that thesis and what is celebrated in the and then it becomes part of one's life as Christians. Kita ko to last week, as Mr. Jerry said, in our parish, for two years ago, we started the RCIA. Dati, pag-ano ko to, as sa parish, yung mga adult baptism, tinuruan ng katikista, tapos, sabi ba, pasado na yan, okay na yan. So, pinayagan na. Pero, yeah, pag adult baptism, we have to go through the RCIA. Para talagang, sa RCIA, talagang maintindihan nila, marandaman nila ang ganda ng sakramento, binyag, kumpil, and Eucharist. So, for the past 2 years, we have the RCIA. We have 6 months of pre-catechesis, and then 5 weeks of catechumenate. We start with enrollment, and we do it during the Mass. Sa parish mass.
So we present the candidates. In fact, pag enrollment na, pinipirma sila doon sa Book of Catechumen, sa altar, sa mga tao. Yan po, ginagawa mo natin yan sa binyag ng mga bata. Kaya lang, doon sa parish secretary, napakalista kayo. Pero ang simbahan po nung unang-una, napakahalaga ng binyag, kaya magpapalista lang ang ceremonies pa at sa lahat ng Christian community. Tapos, after enrollment, they receive the brown cloth na yung symbol ng lupa. And every time they celebrate the catechumen arrive, they wear that. Pagdating ng binyag, ng Easter Vigil, sabi ng Vigil kasi, tatanggalin yung brown cloth, tapos papasok yung white cloth. Anyway, after the baptism, the Easter Vigil, we schedule what we call mystagogy. So, punta yung dalawa yung baptize namin. Isang Indonesian who was a Buddhist and is working in Makati, and then one is Filipina, Iglesia ni Cristo.